sentro pa rin ng pagdinig ng House Committee on Good Government ang higit 4,000 resibo na pinasa ng Office of the Vice President at DepEd sa Commission on Audit para ipang-liquidate sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Bukod sa resibo ni Mary Grace Piatos na tingin nila ay gawa-gawa lamang, pinuna rin ang resibong pirmado ng isang Kokoy Villamin. Pero magkaiba ang lagda. I think this is just the tip of the iceberg, Mr. Chair. If we go deeper into this, mukhang widespread po ang nangyaring pag-abuso sa pondo po ng ating gobyerno. Samantala, ang Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd si Edward Fajarda na gawang ipamahagi ang milyon-milyong pisong confidential funds ng DepEd sa 26 na magkakaibang lugar sa loob lang ng isang araw. Tanging SDO lang ang otorisadong mamahagi ng confidential funds at tumanggap ng acknowledgement receipts. Let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. Nagpakita naman ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Pero hindi naman niya maipaliwanag kung paanong ginastos ang confi funds. Sa huli, na-detain si Lopez sa kamera matapos ipa-contempt ng komite. Nag-isa naman ni Antipolo Representative Romeo Acop, ang isang opisyal ng finance ng OVP. Bakit daw pinilit at inapura ang pag-liquidate sa pondo? Something must be wrong somewhere. Sa tingin po ninyo, being with finance, normal ba na gamitin yung 125 million in 11 days? Mr. Chair, that would... Yes or no? That would depend, Mr. Chair, on the nature of the transactions. In the government, there are transactions which exceed that amount and the payment... In the office of the OVP, anong transaction na ganun? Wala po kaming ganun transaction. Hey. Pinakontempt naman ulit ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Asek Lemuel Ortonio na kasama sa 4 na unang pinakontempt dati ng komite. Sumulat kasi siya na alisin ang contempt at arrest order sa kanya para makadalo siya sa pagdinig. Hindi rin matukoy ng mga OVP officials kung nasaan mismo ang 4 na mga opisyal na pinakontempt ng komite. Ito'y kahit pa may travel authority o may kinalaman sa trabaho, ang rason ng pagliban nila, duda tuloy ng mga kongresista, tila sinasadya ang pag-iwas na dumalo dito sa pagdinig. Hindi rin uli dumalo si VP Sara sa hearing, pero sabi niya noon, walang mali sa paggamit nila ng pondo. Dati nang kinikwestiyon ng mga mambabatas kung paano ginastos ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.